Okay, magandang umaga po sa bawat isa. Pagpapatuloy po natin ang ating tinatalakay at sa araw na ito ay panlima na tayo sa How Do I Know That I Am Chosen By God. Ito ang pang-apat natin sa Signs in False Converts. Signs in False Converts. Nawa po ay sasalamin natin ang ating mga sarili. Yun talaga ang aking hangarin na bawat isa sa atin ay ma-evaluate ang ating mga sarili sa ating kalalagayan. Alam po ninyo, marami po ay pinapalagay na ito ay parabagang magaspang na pangangaral ng salita ng Diyos. Habang pinag-iisipan ko ito kagabi ay naalala ko ang kabuuan ng aklat ng Juan. At inisa-isa ko ito sa aking kaisipan at nakita ko na ang Panginoon Jesucristo nung siya'y naparito ay talagang ipinalagay na parabagang very harsh siya, very harsh sa kanyang mga ginagawa. Pag tinignan ninyo ang chapter 1 ng aklat ng John ay makikita nyo na ang Panginoon, He came as a light but He was rejected by His own people, His chosen ones, ang mga Israelites, ay tinanggihan siya dahil naliliwanagan ang kanilang mga kadiliman. Kapag ka nagpunta kayo sa chapter 2, ang kalimitang naaalala natin dyan ay tungkol sa kasalan. Subalit makikita natin dyan ang pagpasok niya sa templo upang linisin ang bahay ng kanyang ama mula sa mga relihiyosong tao na ginagawa itong palengke. Is that a harsh way of dealing people? At ako'y naniniwala, yan ay pag-ibig ng Panginoon sa mga tao. When you get to chapter 3, ay makikita nyo yung kanyang dealing kay Nicodemus. At later on ay umalis si Nicodemus na bagsak ang kanyang balika. Realizing all these things, mga kapatid, later on ay makikita natin si Nicodemus ay isa sa mga kumuha sa bangkay ng Panginoon para maiayos ang kanyang pagkalibing. At sa chapter 4 ay tungkol sa babaeng Samaritana, pero kapag kayo pinagpatuloy ninyo ay makikita nyo na ang dealing ng Panginoon dito ay nagkaroon ng magandang bunga dahil tinanggap ng babae ang kanyang pagsisiwalat sa madilim niyang buhay. Sa chapter 5 ay makikita natin ang pagpapagaling ng Panginoon sa lumpo. Subalit, diyan din natin makita ang kinagagalit ng mga relihiyosong tao sa kanya. Sa chapter 6 ay iniwan siya ng napakarami niyang alagaan na iniisip na mabigat ang kanyang pananalita. Pag tinignan ninyo ang chapter 7 ay makikita nyo na kahit mga kapatid ng Panginoon ay laban sa kanya, kakampi sila sa mga Pariseo sapagkat sila man ay na-expose sa mga sinasabi ng Panginoon. Tingnan nyo ang bagay na ito, consistent yan halos hanggang chapter 21 na ang Panginoon ay talagang kinagagalitan ng maraming tao dahil sa pagsasabi ng katotohanan. Alam niyo, kung ang Panginoon ay naparito at sabihin na katanggap-tanggap lahat ng tao sa kanya, hindi sana siya nagdanas ng kamatayan sa kamay ng sangkatauhan. Subalit dahil sa kanyang pagsasalita ng katotohanan, ay siya ay pinaslan. Malala ko yung sinabi niya sa chapter 15, beginning verse 18, na ganito, "If the world hates you, keep in mind that it hated me first. If you belong to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you." At meron pa siyang sinabi rito na, "If I have not come and spoken to them, they would not have guilty of sin. If I have not come and spoken to them, they would not have guilty of sin. Now, however, they have no excuse for their sins." Kung hindi sana ako nagsalita sa kanila, hindi sana sila nagigilty
sa kanilang mga kasalanan. Now, kung titingnan niyo mga kapatid, because of the words of the Lord Jesus Christ, the people were guilty sa kanilang mga ginagawang kasalanan. At yun ang dahilan kaya siya pinatay. He was not hated because of good things na ginawa niya sa mundo ito. Hindi siya kinabuhian sa bagay na yan, kundi kinabuhian siya dahil sa pagsasalita ng katotohanan sa mundong ito. Yan po ang katotohanan sa maraming tao. At kung titingnan natin sa buhay ng mga nagsasabing Kristiyano sa ating kapanahunan, hindi ko alam kung nakikita nyo ang mga nagsasabing born again, nakakahigit ang tila hindi talaga nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. That can be a harsh word, pero kung titingnan natin ang katotohanan at alam natin ang sinasabi ng Biblia, ganito talaga ang nangyayari. Hindi ko alam sa inyo kung ano ang nararamdaman nyo habang pinapakinggan nyo ang mga exposition na ito tungkol sa mga false converts. Mabigat ang mga bagay na ito, pero ito ang magpapalaya sa atin kung tayo ay aamin sa tunay na kalalagayan ng ating mga buhay, kung talagang tayo ay na-expose sa salita ng Diyos. Yan ang salita ng Diyos. Liliniwalagan niya tayo nang sa ngayon ay makita natin ang ating mga sarili. At kung hindi tayo magpapanggap na tayo nga ay tunay na born again at aayos tayo, gagawa tayo ng hakbang, mapapaganda ang kalalagayan ng ating mga buhay. Karamihan sa nagagalit dito sa aking ginagawa ay ang mga leader ng mga churches. Yun ay sapagkat ang totoo, sila naman talaga ang nangunguna. Sila dapat ang magdadala sa mga tao sa kalalagayan na makita nila ang kanilang mga sarili. Pero dahil sa pagkatakot sa mga tao, sa pagkukompromiso, dahil sa kanilang mga pakinabang sa mga gawain, ay hindi nila sinasabi ang mga katotohanan ito. O kaya, ay katulad sila ng sinasabi na aklat ng Timoteo na sila ay nadadaya dahil sila ay nadaya. Sa aklat ng 2 Korinto 11, ay malinaw na sinasabi doon ang tungkol sa ibang ebanghelyo, nagdadala ng ibang Jesus at nagdadala ng ibang Espiritu. 2 Corinthians 11:1-3. There is a false gospel that brings false Christ and false spirit or spirit of falsehood. Ganyan ang naganap sa panahon ng mga apostol at ako'y naniniwala na lalo itong lumalim sa ating kapanahunan. Mabigat ang bagay na ito. Sabi ko nga, hindi po natutuwa ang Diyos sa ganitong kalalagayan ng pagdadala ng mabuting balita. Yan ay binanggit sa aklat ng Galacia na sumpain ang sino mang mangaral ng ibang mabuting balita. Sapagkat kung titingnan natin, generation to generation ang magiging epekto nito. Hanggat wala talagang totoong naghahanap sa Diyos, ay patuloy na yung magandang ginagawa ng mga tao sa kanilang mga iglesia, sila'y naglalaro doon at hindi talaga ang layunin ay para maligtas sila sa kanilang mga pagkakasala. Magpapatuloy at magpapatuloy ito sapagkat yan ang nagugustuhan ng maraming tao. Dumarating lang sa punto, kapag ka nakakita ang Diyos ng seryoso talaga na magsabuhay ng mga katotohanan, yan ang pasimula na ang mga tao ibubuksan niya sa mga katotohanan. Katulad ng sinasabi ko, ang Panginoon at ang mga apostol ay kinamuhian sa mundong ito. Bakit marami ay naghahangad na sila ay ibigin, papurihan, tanggapin ng mga tao na hindi talaga nabubuhay para sa Diyos? So, nakapagbigay na ako sa inyo ng 10 punto tungkol sa mga palatandaan na nakikita sa mga false converts. At nawa ay naisalamin na natin ang ating buhay. Ano nakita nyo sa inyong mga sarili? Malala ko yung nabanggit ko sa huling video na nung nangaral ako doon sa Zambales, sa mga kabataan, ay nabanggit ko yung tungkol sa Antichrist. Na ang Antikristo ay galing sa mga mananampalataya o sa mga nagsasabing mga mananampalataya.
At doon kami ay papunta na doon sa lugar ng pagbabautisma, nakita ko ang isang lalaki na nakatayo, na nakatalikod. Hindi niya alam na ako'y nasa kanyang likod. Na sinasabi niya, Antikristo ako, Antikristo ako. At alam po ninyo, ang impresyon ng Diyos sa akin, ang taong ito ay may pag-asa sapagkat kinikilala niya ang kanyang hindi tamang kalalagayan. Yung nakabayubay sa krus na kasama ng Panginoon at kinilala niya ang kanyang pagkakasala ay nagkaroon ng pag-asa. Yung babaeng Samaritana na kinilala niya ang kanyang kalalagayan ay nakakita ng pag-asa. At ganyan ang Panginoon sa buhay ng mga tao na kumikilala sa kanilang hindi tamang pamumuhay. Likewise, sa atin ay pinapakita ng salamin ng salita ng Diyos na mayroon tayong problema. Pero iba yung problema na malaki talaga kaysa sa problema na paisa-isa na kailangan natin iayos. Habang tayo nabubuhay sa mundong ito, there is always a problem of sin, of falling short in the glory of God, or falling short in Christ's likeness. Lagi tayong mas mababa doon. At yan ay upang tayo patuloy na magpakumbaba at sikapin na humakbang upang iayos ang ating buhay. Meron tayong bahagi para sa ating ganap na ikaliligtas. Huwag niyong paniwalaan ang mga sinasabi ng mga ilang mga ngaral na lahat ay sa Diyos. That's not true. That's not life of faith. The life of faith, the life of grace. Mama, ipapakita ko sa inyo, will be living persuasively, or gusto natin talaga na makalaya sa namang kasalanan sa ating buhay. Even one thing, habang tayo ipapalapit sa Panginoon, isang bagay na hindi tama sa ating buhay, ay lalo nating makikita. Alalahanin nyo ang nangyari kay Isaias sa Isaiah chapter 6. The first time na makita niya ang trono ng Diyos, he was a prophet, pero na-realize niya ang kanyang kalalagayan. And that is when we are exposed in the presence of God, or in the Word of God, ay talagang makikita natin ang ating mga sarili. Pero pagka pumunta tayo sa mga madilim na mga gawain, what do I mean by that? Ito yung mga hindi talaga na ipapangaral ang salita ng Diyos, but an entertainment, kung ano-ano ang mga pinaggagawa sa ating kapanahunan. And there, that is what people loves. Ganyan ang nagugustuhan ng maraming tao. Mga gawain na kung saan na hindi na kukumpronta ang hindi tamak sa kanilang mga buhay. Magpatuloy po tayo at ang ating pang-11 ay nabanggit ko kanina, not serious in walking in the truth. Ang false convert ay hindi seryoso na lumakad sa katotohanan. In fact, marami na akong sinabi sa inyo na ang mga hindi tunay na born again, unang-una sa lahat ay wala yung Espiritu ng Diyos. And he can never walk in the Spirit dahil wala siyang Espiritu ng Diyos, because he is a fruit of false gospel. O he or she is a fruit of false gospel. At hindi yan pwedeng maging tunay na convert. At kapag ka false gospel, ang response niyan ay hindi tumutugma sa nais ng Diyos para ang Diyos ay ibigay ang kanyang banal na Espiritu sa kanya. Alam na natin yung mga kaganapan sa Aklat ng Gawa na it requires somebody to believe in the gospel of Jesus Christ and have to repent. And then pagkatapos ay magpabautismo. Napapansin ko lang, hanggang ngayon marami pa ay parang awkward sa kanila ang muling magpabautismo dahil parang okay na sila sa kanilang kalagayan. I don't know about you, mga kapatid. Pero kung gusto niyong iayos ang buhay niyo at nalalaman ninyo ang katotohanan ito, talagang marami ay ayaw nun. Sa totoo lang, ayaw talaga ulitin ang kanilang bautismo. But when you see the Ephesians in Acts chapter 19, dahil willing sila at nais talaga nila na maging maayos sa kanilang kalagayan, ay nagpabautismo muli ng ibang bautismo. Now, hindi ko trabaho yan. Gagawin ko lang yan as a responsibility to people na gustong iayos ang kanilang mga buhay. Ginagawa ko lang at tinuturo ko ang bagay na ito sapagkat ito ang turo ng Biblia. Pero marami
iniingatan nila ang kanilang reputasyon na, ay, born again ako dati! Taon na! Taon-taon ko ng born again! Taon-taon ko nag-aaten! Yan ang nasa isip ng marami. And so, masisira ang reputasyon kapag sila ay nagmulit sa kanilang mga bautismo. Kahit ano pang ipakita mong talata sa kanila, hindi nila gagawin ang bagay na ito. At yan ay isang bagay na nakakalungkot. People are not serious in walking in the truth, are also not serious in seeking the truth. Hindi mahalaga sa kanila kung ano ang katotohanan. Alam niyo, God can never work in falsehood. Hindi siya makagagawa sa anumang kasinungalingan. Yan ang katotohanan tungkol sa Diyos. Pero, kung titingnan mo ang false convert, dito nyo makikita, ma-realize ninyo ang inyong mga sarili. Kung hindi talaga kayo naghahanap ng katotohanan, and then you pretend to seek the truth, then there is a part of the false convert in you. Meron ka na kaagad palatandaan. Hindi ka naman talaga palabasan ng Biblia, hindi ka naman talaga naghahanap ng katotohanan, pero parang nag-pretend ka. Oh, mahirap naman na sabihin nila, hindi ako naghahanap ng katotohanan. Hey! Huli ka! Ikaw na yon. That's the truth about false converts. At kung titingnan nyo ang mga tao ito, they always look for good verses in the Bible. Bakit ang daming gumagawa ng mga aklat na devotional na puro ang mga ginagamit ay mga magaganda sapagkat yan ang mabili? Yan ang gusto ng tao. Ganyan gumagawa ang mga false convert. Sinasamantala sila ng mga tao na gumagawa rin ng aklat. I remember, I have a devotional book na pinamagatan kong Solid Food, Hindi Chicheria. Solid Food, Hindi Chicheria. Hindi ko alam kung marami nagkakagusto sa mga exposition doon, sabagat may expose ka doon. That is the Word of God. Liwanag yan, na kapag ka binabasa mo ay talagang maliniwanagan ang mga kadiliman sa iyong buhay. Pero tanda ninyo, ang false convert na umay sa mga katotohanan, they don't want the truth. Kaya, tingnan nyo kung gaano karami ang nag-claim ng Romans 8:28, ng Jeremiah 29:11, not even knowing the context. Yan ang sinasabi ko na mamimili lang sila. Obvious na obvious. Ang Jeremiah 29:11, na pinipili ng mga tao na hindi talaga nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Bakit? Kasi yun ang maganda. Ang daming magaganda sa Biblia, pero maganda yan kasi pinili mo lang. Talagang maganda yun kasi yun yung pinaka-resulta ng bunga ng pagiging tunay na tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Pero hindi mo tinitingnan ano yung palatandaan na ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay tagasunod ng Panginoon. Dinidisregard nila ang mga bagay na ito at kinukuha yung maganda na i-apply sa kanila. Yan ang katotohanan sa ating kapanahunan. Bakit ang dami-dami ay halo-halo ang kanilang inaangkin na pangako? What do I mean by that? Inaangkin nila ang mga pangako sa Israel at inaangkin nila ang mga pangako kay Kristo. Hindi nila tinatanggap yung responsibilidad ng Israel. Hindi nila tinatanggap yung responsibilidad ng mga mananampalataya. They are all after the claiming of the promises of God. Samantala, napakasimple, sabi ko, kung pupunta kayo sa Deuteronomy chapter 28, ang kinin mo na lahat ng mga nandoon, pero huwag mong tanggihan ang mga sumpa na 3 times ang dami kaysa doon sa mga blessings sa chapter na yan. Likewise, in Leviticus chapter 26, ganyan din naman, laging may babalayan. Now, ang ayaw ng marami ay yung maghintay sila ng mga pagpapala. You can never do that with the promises in Christ because they are all eternal. Ang mga pangako kay Kristo ay pang walang hanggan. Kaya inaayawan ito ng marami. They would go back to the old covenant. And so, ang nangyayari sa kanila, they are in Christ and they are in the old covenant promises na yan ay baling-bali. Nagpapakita yan ng pagiging false convert. Bakit? Ang sabi ng Galatia
5:4, Galatians 5:4, kung titingnan ninyo ang inyong mga Biblia, ganito ang sabi, Galatians 5:4. Sabi niya rito, you who are trying to be justified by the law. Ano ibig sabihin? Kayo nagsisikap na maging matuwid sa kautusan. Now, tandaan ninyo ang katotohanan ito. Pag inangkin mo ang bahagi ng kautusan, o kaya pag binasa niyo ito, ay tungkol ito sa pagtutuli. Ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Galacia, kung naunawaan ninyo. At ano sinasabi niya? Once na ikaw ay nagpatuli, you are obliged to obey all the law of Moses. And in trying to do that, mga kapatid, you will end up in failure. Binanggit na yan sa Galatians 3:10. Ikaw talaga ay magwawakas sa ilalim ng sumpa ng Diyos. Pero hindi naman talaga atin yan. Tayo ay nasatipan sa pamamagitan ni Kristo. And so sabi niya rito, you who are trying to be justified by the law have been alienated with Christ. Nalayo na kayo kay Kristo. At wala na kayo sa biyaya ng Diyos. Yun ang totoo. Pag nagsisikap ka o kumuha ka ng anumang bagay sa kautusan, mga pangako man yan, ay nangangahulugan yan na wala ka na kay Kristo. Hindi ito alam ng marami. Ang nakakalungkot yan ay mga tagapagturo, yan ang nakakalungkot yan. Sabi ko nga eh, maraming na-offend sa aking exposition na mga ministers, mga tagapagturo. Dahil sila mismo ang unang-unang tatamaan. Alam nyo, it's okay na mali ang mga member. Bakit? Walang gaanong influensya yan eh. Mali man na lang kung nagsishare na rin. Ang mahirap na itong mga tagapagturong ito, na nagtuturo na, nag-preach sa pulpito, pagkatapos ay ganito ang kanilang mga ipinapangaral. And so, ganit talaga ang Diyos niya. Do not expect that God's love is in them. Never sa Biblia na ang mga nagdadala sa kamalian sa maraming tao ay mahal ng Diyos. But they would claim that they are loved by God. They would claim that. Sigurado ko na mahal sila ng Diyos. What are their basis? Material blessings. At anong problema nila? They are not seekers of the truth. Sila ang pinupuntiryang talaga dahil sila ang nagdadala ng kamalian sa maraming mga dapat ay makaunawa sa katotohanan, mga tagapakinig sa kanila, subalit dala ng kanilang kawalan ng interes sa katotohanan. Alam niyo, pag nagka-interes ang tao sa katotohanan, hindi maramot ang Diyos. Pag nagsisikap ka talaga, pero kung one day ka lang magsikap, bago lang dumating ang Linggo, what do I mean? Maghahanap lang sila ng katotohanan, ibahagi nila sa mga tao kapag kasama doon ng gabi. And that is not seeking the truth. That is seeking something for your benefit. Naisip ko nga kanina, sabi ko ang daming churches na nakita ko at napuntahan ko, masyado silang concerned sa mga envelope, ilalagay yan sa isa-isa, sa upuan. Sabi ko, oh my God. Talaga ang concern talaga nila ay yung lalagyan ng pera para sa mga tao. And not the truth that the people would hear during that day. Nakakalungkot ang ating kapanahon. Ang next natin, mga kapatid, ay worldly ways to multiply their group. Worldly ways to multiply their group. Again, ito ay para sa mga nagtuturo. Yung mga pamamaraan na ginagawa nila para dumami ang kanilang mga miyembro. Alam niyo, maraming reliyon ay ginagawa ito. Halimbawa, i-offer nila ang protection sa mga tao na papasok sa kanilang religion. Alam niyo ito, mga reliyon yan. Pero sa mga nagsasabing born again, ay iba ang kanilang ginagawa. Ina-attract nila ang mga tao sa mga pangako ng Diyos na kalimitan ay para sa laman. Nakikita niyo? Worldly ways to multiply the group, and what will they do? Malala ko na nung nagkaroon tayo ng seminar dito, meron tayong nakasabay dito, ang dami, mga matatanda. At parang
hindi talaga Kristiyano, may mga baklaba na baklang-bakla, bading na bading, na galing dyan at sama-sama. Why? Sapagkat merong pangako na pera, pagkakaperahan. Hindi ko alam kung kailan magkatotoo. Pero marami na akong nakikita ganyan. Na para ma-attract ang mga tao at makapagparami sila ng member ay pera ang kanilang inaalok. Ganyan ang ating kapanahunan. And so, the gospel that is for wealth, health, lahat ng pakinabang ng laman, yan talaga ang kinakagat ng tao. Pero pag nangaral ka nga ng tungkol o laban sa kasalanan, ay talagang tatalikod ang mga tao sa iyo. I remember, I preached in Gimba Nueva Ecija the other week, Sabado yon, nang inimbitahan ako para makaral sa celebration ng birthday ng kapatid. And sabi ko, ano kayo yung pre-preach ko rito? Nung nakita ko yung lugar, sabi ko, ah, maraming tao rito, and they are unbelievers. Mga hindi mananampalataya ito. So, dahil ito ay okasyon, I started preaching about the purpose of human's life. Yung purpose ng buhay ng tao. I know na mabigat ito. Because it's all about sin. Dahil hindi makakatrabaho ang Diyos sa buhay ng tao na nabubuhay sa kasalanan, hindi niya ma-attain yung layunin ng Diyos sa kanya. At nakita ko ang mukha ng mga tao. They were stunned with the preaching of the gospel. Talagang nagulat sila doon. Nakita ko sa mga mukha nila. But good thing, mga kapatid, na after the preaching, hapon na nung kumain kami, talagang mag-aalauna na o past one na nung kumain kami. Kailangan ko lang gumawa ng strategy sa preaching para sa ganun ay makinig sila sa akin dahil late sila dumating eh. At darating na lang sila doon para kumain sana. Pero sabi ni Pastor Mark, well, bago tayo kumain ng physical ay kakain muna tayo ng para sa spiritual. So I have to give the word of God to them. At nakakatuwa sapagkat kahit nung tapos na kami kumain, they would stay and they want me possibly to speak again. Kaya lang ay dahil nga meron din kaganapan dito sa Manila, we need to go back immediately dahil nanganak na yung anak na asawa ni Brother Mike, ay kailangan namin bumalik, baka kailangan nila ang tulong. Anyway, mga kapatid, itong mga taong gano'n, there's no problem in dealing with sin. Pero sa church, kung pag yan ang napakinggan ng marami, marami talaga ay atras sa katotohanan. So, yan ang kailangan ng marami sa mundo ito. They attract people with worldly things. Ganyan ang ginagawa. Bakit ang dami sa churches natin, ano, mga estratehiya na unbiblical? Alam niyo, when I say unbiblical, meaning meron itong mga pangako para sa kanilang katugunan, sa pangangailangan, sa physical, na talking about sin, o kaya ay magiging masaya sila, it becomes entertainment, yan ang ginagawa ng marami. That is because even worldly people accommodates entertainment. Ang tunay na anak ng Diyos ay alam niya na kapag kasi nagpunta sa church, ang hahanapin niya ay katotohanan, maisasalamin niya ang kanyang buhay, makikita niya ang kanyang kalalagayan sa harapan ng Diyos, nang sa gayon ay kung kailangan niyang magayos, kailangan niyang magayos. Yan ang kaibahan ng mga tunay na na-convert. Kailangan nilang makita ang kanilang mga sarili sa salita ng Diyos. But false converts, when you preach the word of God, pag naliwanagan sila, malamang ay magtatakbuhan niya na alis. Isa sa mga bagay na nakita ko sa mga araw na ito, mga ilang araw na ito, ay mga leader na just so to attain things. Halimbawa, ang pride nila ay masasagasaan. Nakita ko na ang mga tao ito hindi takot magsinungaling. Sabi ko, ito ba ang mga leader? Ito ba ang mga... Malala ko yung tanong ng isang kapatid sa akin, Pastor, bakit yung mga ano, ibang Kristiyano parang walang takot sa Diyos? Totoo yun. Alam ko yung ibig niya sabihin. Dahil nakikita niya ito doon sa mga leader nila.
they do not have fear of God. Na kahit magsinungaling sila, nagharap-harapan. Talaga wala silang takot na sa Diyos. Sabi ko, ano magklaseng mga leader itong mga ito? I even know some leaders na talagang lahat ng pera ng Diyos kukunin niya. Hindi na makakaabot kahit walang tagabilang. Kung gusto niyo mag-tights, isa'y Diyos sa kanyang Gcash. Kanya lahat yun. And even the church, nakikita ko ngayon yung mga reklamo ng mga member, pero ayokong makialam. Ang mahirap pa, pati yung moral ay napasok sila. Mga kapatid, nakakalungkot ang katotohanan ito. But I know it's the last days. Mga huling araw na ito. Meron akong kinurek na isang leader dahil sinumbong sa akin ang kanyang ginawa na immoral. Alam nyo, hindi ko nakitaan ang pagpapakumbaba at nakakalungkot. Ang ginagawa niya, binabalikan niya yung mga tao na nagsusumbong sa akin ng paratang na meron silang ginawang ganito. Alam nyo, tinanong ko yung isa. Sabi ko, ginawa ko ba? Sabi niya, opo, pastor. Mm-hmm. And there's nothing wrong with that because he is not a leader. Hindi siya pastor. So, mapapatawad ko siya. At umamin siya. Samantalang yung isang leader, umamin na, pero kalaunan ay parang iniiwas ang kanyang sarili sa responsibilidad na kailangan niyang palagutan ito. I don't want to go with this kind of leaders. Sabi ko nga sa mga kasama ko ngayon, kahit ako siguro mag-isa, I would rather go na mag-isa kaysa sa kasama ko ang ganitong mga tao na kalaunan ay magre-resulta ito ng problema. Yung iba, gumawa ng kabalbalan. At alam niyo ang problema, kapag hindi na-expose sa kasalanan ng leader, hindi yan magbabago. Babalik yan na magiging mas matapang. Yan ang nakita ko sa mga ilan, sa mga nagsasabing mga leader. Malala niyo ang sinasabi ko sa inyo? Pag nabalitaan niyo, nalaman niyo, gumawa ako ng immoralidad na sabihin ko sa inyo, tumigil na kayo sa church. Bakit? Wala na dyan ang Espiritu ng Diyos. Immorality is something na matagal mong pag-iisipan niya bago mo gawin. Sinasabi ko po ito para makita niyo ang katotohanan na hindi ako takot mag-expose ng ganitong mga leader. At itong mga leader na ito, itong nakakalungkot eh. Gusto pa nila, mga tao ang matakot sa kanila. Ba't ako matatakot sa mga tao? Haharapin ko talaga sila. Sabi ko nga, actually last Sunday, meron akong hinarap. Hindi ako takot sa mga ganong uri ng tao. Hindi sa ako ay naghahanap ng away. Alam nyo, kaya ko naman siguro magtiis na masaktan alang-alang sa katotohanan. Nababanggit ko ang mga bagay nito para ipakita sa inyo. There are a lot of leaders in the so-called churches today na wala na talaga. Ang titigas na ang kanilang mga batok, ang kanilang mga puso. Hindi na halos tatablan ang mga katotohanan. At ang mahirap pa, makinig kayo rito, ayong tatakbo sila sa maling doktrina. Magiging once saved, always saved sila. Ang dami ko lang nakitang ganito. Mga nahulog sa immoralidad, pagkatapos ay tumakbo sa doktrina na kahit anong gawin nila, sila ay ligtas. Sa next na ibinigay sa akin ng Panginoon dito, ayaw ko nang talakayin dahil hahaba tayo. Pero isang bagay na ipinakita sa akin ng Panginoon ay tungkol sa saved by grace. The genuine saved by grace. Abangan niyo ang mensaheng ito. Ang totoong naligtas sa biyaya ng Diyos. Sa aklat ng Romans chapter 6. Dahil kung ipibris ko ito, mga kapatid, aabutin tayo ng rather 1 hour sa bagay na ito. But I'm talking here, and this will be the last of the series dito sa Signs in False Converts. Sabi rito ang ating pangatlo ngayon, which is number 13, no power against the work of the flesh. Ang mga false convert, walang kapangyarihan na labanan ang gawa ng laman. Wala. Because they don't possess the Holy Spirit. Kaya tanong nyo rin sa inyong mga sarili, Lord,
O kaya ganito mga kapatid, mabigat ba sa inyo ang gumagawa ng hindi tama? Tinatry ba ninyo ang inyong best na makalaya sa hindi tama? Because in Christ, there is liberty. May kalayaan kay Kristo. Kalayaan sa? Kalayaan sa kasalanan. At sabi nga ni John, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Again, I want to clarify na nagkakasama pa rin tayo. Pero tanda ninyo, kapag kaya ay sinasadya mo ang payo ng aklat ng Hebreo, Kabanata 6, Kabanata 10, kung sinasadya natin ang ating pagkakasala, wala ng hain. Ano yung hain na yun? It is the blood of Christ that we run into whenever we sin. We claim the blood of Christ. Pero kapag kayo ay lagi natin sinasadya, paulit-ulit na yun. Number one, you are not under grace. You are not saved by grace. And ginagawa nating takbuhan yung dugo ng Panginoon. It doesn't work like that. Kung wala tayong pagpupursigi. All we need to go back and see, tingnan natin kung talaga bang tayo inaborn again. I wanna go to this last. Ang false convert ay laging self-centered. Laging self-centered. Laging ang kanyang sarili ang mauuna. Gusto niya ang mauuna. That is a mark in Adam and Eve. They choose fleshly benefits. Pag ang tao ay false convert, napaka-appealing ng pera sa kanya. Napaka-appealing. Ibig sabihin ay manginginig siya pagdating sa pera. Ganun ang mga false convert. Pagka may pagkakaperahan, talagang iba ang kanyang damdamin pagdating sa mga ganyan. And sabi ko nga kanina, they are not afraid to lie for the sake of their reputation. Ulitin ko yun ha, kasi nakita ko ito. Alam mo, minsan ay, kahit hindi ko tingnan ang Biblia, tinitignan ko lang, nakataka ko sa mga tao ito, nagsasabing born again, lalo na mga leaders. Tinitignan ko lang sila, and I see the signs of not really born again. Hindi talaga sila na born again. Nakakalungkot itong mga ito. Sana na po, mapanood nila itong mga ganitong video. Pero sa tingin ko, agad na-offend yan pa kaya, aalisin ka agad itong mga video na ganito dahil may expose sila sa katotohan. Yan ang dahilan kaya sinabi ko, why are there not much preachers? Bakit maraming mga preacher hindi talaga nagsasalita laban sa mga maling ginagawa ng mga mananampalataya? At ang isang katotohanan dyan ay sapagkat hindi nila pinoproblema, pinoproblema ng Diyos na kasalanan sa kanila. Ang kaligtasan nila ay one time. At ang pangalan nila nandun na sa langit, hindi na mababago. No, it's not. Those are deceptions of the devil. Mga ganong pananaw na hindi na problema ang kasalanan. Alam nyo, ang point ko rito para sa atin mga kapatid ay matuto naman tayong pamigati sa kasalanan. Yan ang gusto ng Diyos. Na hindi madali sa iyo ang kasalanan. Now, ang false convert ay they always seek to have the credit to themselves. Laging gusto nila, sila yung mapapurihan, nakasentro sa kanila, ang parangal. Mga kapatid, pag nakakita kayo ng mga pastor, mga leader, na lahat ng titulo ikinabit sa pangalan niya, naku po, takbo na kayo. Umalis na kayo. Dahil itong mga taong ito, talagang self-centered. Nalala niyo ba na sabi ko, yan ang naunang problema ni Satanas. Kaya siya gumawa ng kasalanan. Is that because he wanna be like God? Self-centeredness. Self-centeredness din ang problema ni Adan at ni Eva. Hindi sila nakontento sa binigay ng Diyos sa kanila. So they lost everything. Kapag ganito tayo, na laging gusto natin lahat ng credit, parangal, kaluwalhatian, at pagmamataas na sa atin, nasabihin ko sa inyo, you can never get to heaven. Ganit ang Diyos sa mga ganyan.
Ikaw ang sentro. Kaya nga sabi ko, pagdating mo sa langit, makita mo ang trono ng Diyos na nasa sentro doon. And every praise and honor and thanksgiving will be unto the God Most High. Hindi ikaw. Bukod doon, hindi ka makakarating doon. If you are still a self-centered person, hindi ka makakarating doon. Yan ang ikinagagalit ng Diyos sa mga tao na laging ang kanilang reputasyon ang nanguna. Sa kanila ang mga credit. Sa kanila ang mga parangal. You cannot get into the kingdom of God. Sasabihin ko po sa inyo, kailangan natin pagsisihan ng lahat ng mga ito. Actually, lahat ng sinabi ko sa inyo rito, because of the absence of the Holy Spirit, ay talagang nangunguna ang self-centeredness sa tao. There's only one way, mga kapatid, para mayayos ang lahat ng ito. Aminin mo. Huwag kayong maghinayang, huwag kayong pahiya. Pride lang na, okay na ako, ayos na ba na ako, dok, tama na ito. Na, sige, patuloy ka sa ganyan, makita mo. Yung kontento ka na sa kalalagayan mo na hindi pa, alam niyo, until the time that Christ will come at tayo ay aangatin niya sa mundong ito, sa harap tayo, magiging katulad ni Kristo. If you would read 1 John 3:2. Kaya habang nandito tayo, ang sinasabi ng Biblia, we groan longing to be clothed with our heavenly dwellings. We are not contented sa ating kalalagayan. And so hindi tayo makapagmalaki. Walang pride sa atin. Bakit? Alam mo, God opposes the proud. Hindi niya binibigay ang grace sa atin para magawa ang kanyang kalooban. And the only way na tayo ay makalaya sa ganitong kalalagayan natin is to accept. Hindi pa yata ako born again mo. Hindi pa ako born again. Panginoon, tulungan mo po ako. Unless na meron tayong mga ganito, pag-amin sa Diyos, makontento tayo sa ating mga kalalagayan sa buhay na walang pagpupursige. Yan ang mangyayari sa atin. So, mga kapatid, mag-i-end tayo dito sa susunod na mensahe ay ipapakita ko sa inyo ang makatunay na pinili ng Diyos. And they were chosen by God because God gave them the Spirit as a seal of ownership. Bilang selyo na sila ay sa Diyos. Ibinigay niya ang kanyang banal na Espiritu because we can never live na katulad na ipinakita ko sa inyo rito sa mga mensaheng ito na bilang pinili ng Diyos kung wala ang Espiritu ng Diyos sa atin. And one of the signs na talagang nagtataglay ang Espiritu ng Diyos ang tao, there is always humility. Pagpapakumbaba, accepting yung kanyang kalalagayan na hindi niya kayang mabuhay para sa Diyos sa kanyang sarili. Lahat ng ito, ang ating mga napag-usapan during 4 Sundays are the signs of the absence of the Holy Spirit. Let's bow our heads and close our eyes. Aming Ama, salamat po sa salita. Patuloy kami nagpapakumbaba sapagkat nalalaman namin ang problema namin ay kasalanan at ang kasalanan ay pagiging makasarili. Pagtingin sa aming mga sarili na hindi namin kinokonsidera ang kaya mong gawin sa aming buhay. Salamat po, Diyos, sa iyong karangalan, kadakilaan, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.